Yo, what's up mga kayo kabs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. Siyempre, eto na naman po yung lingkod, MasterLekym. And welcome back to my channel. Siyempre, bago natin simulan itong ating video na ito, make sure na dapat naka-like na po tayo at naka-subscribe. At na-hit na natin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw po ay mayroon tayong muling konting silip giya at race analysis sa Karera. Ngayong araw naman po ng Sabado, May 21, 2022, second day racing dito po sa San Lazaro Leisure Park, Carmona, Cavite. Meron po silang muling inihandang 7 races na magsisimula naman po sa ganap na alas 4:45 ng hapon. Medyo makapal itong ating lineup at tingin ko medyo may mga dihadong makakachamba, mga bayang karerista. Kaya kung may mga napupusuan po kayong magandang dihado, dagdag po natin always sa ating mga diskarte at mga rota. At yun, syempre, hindi ko napapatagalin pa yung ating mga silip at giya ngayong araw ng Sabado. Pupuntahan na rin natin agad yan matapos lamang ang ating maiksing intro. Kaya, let's go, mga kayokabs! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I... At yun nga po, gaya ng sinabi ko kanina, meron nga po tayong 7 races ngayong araw ng Sabado. Siyempre, meron lamang tayong tag-iisang set ng take all, pick 6, pick 5, at pick 4 event. Medyo maganda yung lineup natin, mga bayang karerista. Pagpasensya nyo na ko, medyo tatlo yung ating mga giya kasi medyo talagang pwedeng magkadihaduhan. May yamado at dihado ko na napapansin pwedeng makachamba. Kaya po, always ko pong sinasabi kayo pa rin po yung masusunod pagdating ng tayaan. Kaya ito, sisimulan ko na mga bayang karerista. Wala nang patumpit-tumpit pa. Siyempre, puntahan na rin natin agad. Good luck po sa inyong lahat. And start na po tayo. Race number 1. Start po ito na ating winner take all event. Lahat po ng distansya natin pala lalargahan sa 1400 meters, mga bayang karerista. Isa po itong field record rating base class 4. 16 to 21 split. At meron tayong 13 runners but 11 in betting number lamang. Dito po, first choice ko, numero 5, medyo gumaang ng konti yung laban, Red Soul. JCB Guse yung re-renda. Last run nito, meron tong 137 flat, na segunda sa isang 1500, rating base 2227. Bagong baba po siya dito sa grupo na to. Noong April 8, 2022, doon po sa Karera, nila Money for Sheltex. Same rider pa rin po, JCB Guse, para po dito sa ating numero 5 na si Red Soul. Second choice ko, ito magandang dihado. Pag dihado ito, talaga mapapalaban pera natin dito. Pwedeng iuna, pwedeng isunod lang. Numero 9, Del Monte. Lester F. De Jesus ang re-renda. Ito, last run naman, may 133.4 na tercera. Na same rating base na din po, noong May 11, last race, doon po sa Karera nila, Misha. Same rider pa rin po, Lester De Jesus pa rin po, para po dito sa ating numero 9 na si Del Monte. Sinasama kong third choice, ito magandang dihado. Baka karerista, last time medyo nabuko na yung takbo nito, nabisto na, tsaka medyo dihado lang sa inete, ha. Baka po kusunadan nyo lamang. Numero 6, Joyful Princess. Ryan J. C. Taborang re-renda. Last run naman ito, meron tong 132.6 na segunda to. Same rating base na rin, 1621, nung May 15, doon sa Karera nila Sayari. Same rider pa rin, Ryan J. C. Tabor pa rin po, para po dito sa ating pangdihadong numero 6 na si Joyful Princess. Race number 1 po, first choice ko po ulit, numero 5, Red Soul. Second choice, numero 9, Del Monte. At third choice, numero 6, Joyful Princess. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2, kung saan magsisimula naman yung ating pick 6 event. Sa itong 3-year-old and above maiden race. At meron tayong 7 runners but 6 in betting number. Sorry, bayang kalarista ito, maiden po ito. Medyo pwedeng magkadihadoan ako, baka may nasisilip ko yung magandang dihado. First choice ko, medyo gumang ng konti yung laban, numero 6, Thermodynamic. Patarguso yung re-renda. Ito, alam nyo naman ito si Thermodynamic, lumalaban to ng stakes race, kung di ako nagkakamali. Last run, meron tong 135 flat, dumating ng pampito. Isang 3-year-old maiden, nung March 30, doon sa Karera, nila Peyrobel. From Rizal de Poblacion, this time, Patarguso po ang re-renda para po dito sa ating horse to beat sa race number 2, na si Thermodynamics. Second choice ko po ito, wag lang maiiwan sa aparatating ko. Ito pwedeng magbigay ng magandang laban sa kanya. Nagkaroon kasi ito ng bisyo. Last time, tumakbo ito, dilimabas.
Numero 3, Pride of Lubao. Tabs M. Cabalejo yung rerenta. Galing ito sa vicious run last time. Kaya tingin ko nakalabas na ng aparato kasi official run ito. Eh, hindi talaga lumabas. Pero kung sakaling makakalabas nga po, eh, tingin ko, ito yung magiging mabigat na kalaban dito. Ni Thermodynamics. Sorry, Telmo to. Sorry, Thermodynamics. Race number 2 po. First choice ko ulit. Numero 6, Thermodynamics. Second choice na pwede magbigay ng upset. Numero 3, Pride of Lubao. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 3 kung saan magsisimula naman yung ating Pick 5 event. Sa itong PhilRacom waiting base class 5, 11 to 15 split. Meron tayong 12 runners but 10 in betting number by ang karerista. Dito first choice ko, numero 11, Surplus Boy. Binalik ang renda kay Mark Alvarez. Last time meron tong 133 flat na segunda to sa rating base 11 to 15 na rin noong May 11 doon sa karera nila Princess Isabel. From Pau Pau Buse, this time balik ang renda kay Mark Alvarez para po dito sa ating numero 11 na si Surplus Boy. Second choice ko, medyo ito tingin ko nagpapadihado lang ito. Wala sa sakiti ngayon pero may isa baka ito this time makadihado na. Numero 1, Jean Genie. Patara A. Buse naman ang rerenda. Meron naman tong 132.2 last time dumating tong Tarsera. Same rating base po nung May 15 naman doon sa karera nila Senorita Bonita. Same rider pa rin po, Peter John A. Guzzi pa rin po ang rerenda para po dito kay Jean Genie. Isinasama kong third choice, tingin ko ito pag nakaporma sa unang, pwede magbigay ng magandang laban sa kanila. Numero 2, Lucky Julian. Kelvin Abobo ang rerenda. Last time to, medyo inabot na lang. Dumating tong Tarsera nung May 11. Meron tong 133 sa same rating base na din po. Doon sa karera nila Princess Isabel. Kelvin Abobo pa rin po ang rerenda para po dito sa ating numero 2 na si Lucky Julian. Pagpaumanhin, kung wala ako nung Aphrodite, mga bayang karisa, medyo hindi ko kasi nagustuhan yung tinakbo nito last time. Pakatingin ko just cambio hinete pa from JCB Guse this time, Jeffrey Bakaykay. Pero pwede nyo naman po isama kung personado nyo din po kasi dalawa to sa KT, baka ito yung maging Yamado dito, hindi po sa nanluluwang tayo. May sarili lang po akong opinion kung bakit wala po ako, wala po siya sa aking giya, bayang karisa. Salamat po. First choice ko po ulit, numero 11, Surplus Boy. Second choice, numero 1, Jean Genie. At third choice, numero 2, Lucky Julian. Good luck. At lipat na tayo sa ating race number 4, mga bayang karerista. Start ito na ating Pick 4 event. Isa naman itong PhilRacom waiting base class 4, 28 to 33. At this time, meron tayong 10 kalahok na maglalaban-laban. Dito, first choice ko, tingin ko kung matatalo ito, sa distansya lamang. Kasi sanay na sanay ito sa 15 distansya. Itong imported horse na numero 6, Medalia de Amor. Pau Pau Guse ang rerenda, regular jockey niya to. Pau Pau Guse, ito last time meron tong 131.2 sa 1400, dumating lamang ng panglima, rating base 34-39, bumaba po siya ng grupo dito, nung May 15 doon po sa karera nila Workbell, medyo maganda yung naging pacing kasi nung karera nun, kaya tingin ko medyo hindi na to pinilit kasi tsaka medyo aumento yung kalaban nila si Workbell, pero this time tingin ko bagong baba siya, tingin ko naman kaya niya tong grupo na to, basta makapwesto lang na maagay, wala pong problema dito sa ating numero sa isna ito. Second choice ko, Grey Galloper, imported po ulit, numero 9, Kruger Run. Kelvin Abobo yung rerenda. Ito naman, last run nito, Tarsera to dumating. May 137.8 to sa 1500. Same rating base na din po, nung May 5, 2022. Doon po sa karera, nila fictional. Same rider pa rin po, para kay Kruger Run, Kelvin Abobo pa din po yung rerenda. E sinasama kong third choice, maganda yung post position. Tingin ko, baka makaporma sa unahan. Numero 1, Under Pressure. Patarguse po ang rerenda, mga bayang karerista. Ito, last time to, meron lamang itong 134.6, dumating itong pang 10. Same rating base po nung May 15, doon sa karera nila Declare for Player. Same rider pa rin po tayo, Patarguse pa din po ang rerenda, para po dito sa Speed Horse na magandang dihado, numero 1, Under Pressure. Race number 4 po, ulitin ko po, first choice ko po ulit, numero 6, Medalia de Amor. Second choice, numero 9, Kruger Run. At third choice, magandang lihado, numero 1, Under Pressure. Good luck. Pasensya na, bayang karerista, umuuga. Inuuga kasi nung pusa yung lamesa ko. Makulit yung pusa ko na ito eh. Pasensya na po kayo. At dito na tayo sa ating race number 5. Likod na tayo ng ating programa. Sa itong PhilRacom waiting base class 5, 6, and 10 split bracket. At meron tayong 12 kalahok na maglalaban-laban, mga bayang karerista. Dito, first choice ko, Speed Horse, maganda yung post position, wag lang mabubuliglig, tingin ko, may kalalagyan sila rito. Numero 1, Advance Party.
FS Parlor siya yung re-renda. Last time, dumating lamang itong pampito. Mayroon tong 135 na preneba sa rating B6 and 10 na din noong May 15. Kung saan ang nanalo po doon yung dihadong si Excavator. From John Alvin Guse, balik ang renda po kay FS Parlor siya. Tingin ko medyo pagdaan sa peso, baka makadihado, bayang karerista, baka porsyonado nyo, pwede nyo po isama sa inyong mga discarded mga rota. Second choice ko to, tingin ko ginamayan naman ni John Alvin Guse ito last time. First time niya kasi sinakyan to. Numero 2, Chesapeake Bay. Alvin Guse nga po ang re-renda. Ito naman, dumating itong pang-apat. Meron itong 134.6 sa same rating based din po nung May 15 last race. Doon po sa Karera nila Gonsis Bet. Same rider pa rin po tayo. John Alvin Guse pa din po para po kay Chesapeake Bay. Tingin ko medyo gamay na niya to. Pwedeng iuna, pwedeng isunod itong kabahin na to. Tsaka madalas ito nakakadihado. Sinasama kong third choice ito, mababa na sa laban. Tingin ko ito yung horse to beat dito. Numero 7, Run and Gun. MR Tumanan yung re-renda. Last run po nito, meron tong 136.2. Dumating lamang itong pang-8 sa rating B6 and 10 po noong April 29. Doon sa Karera, nila Lucky Julian. Same rider pa rin po, MR Tumanan pa rin po para po dito sa ating numero 7 na si Run and Gun. Race number 5 po, pwede magkadihadoan. Kung baka may napupusungan kayo magandang dihado, idagdag na lamang tayo kasi mababang grupo na ito, bayang karerista. First choice ko po ulit, Speed Horse numero 1, Advance Party. Second choice numero 2, Chesapeake Bay. At third choice numero 7, Run and Gun. Good luck po. At lipat na tayo dito sa ating race number 6, ang ating penultimate race ngayong araw ng Sabado. Isa tong condition race merge 10. Ito ang pinakamataas ng grupo natin ngayong araw na to. Meron tayo ditong 8 runners na maglalaban-laban na halos lahat to. Nakikita nyo naman sa mga stakes race, mga bayang karerista syempre. Dito first choice ko, nagbabalik imported horse numero 7, Magnificent Lady. Pabs M Caballero yung re-renta. Alam nyo naman si Pabs M, gamay na gamay na to. Tsaka pag ito nakaporma sa unahan, tingin ko malalaban ng pera. Pero marami rin po ako nakikitang matulin na pwedeng magbigay ng pressure sa kanya. Kaya tingin ko pwedeng magkadiaduan dito sa ating merge 10 race number 6 na to. Last time to, meron tong 126.2. Dumating tong pang-apat sa kanyang 1300 barrier run itong May 15. Kung saan ang nanalo po doon ay si Super Ninja. AS pare po ang rumenda ng barrier run. But now, binalik ang renda kay Pabs M. Caballero. Second choice ko to, last time medyo nabitin to sa 2,000 meter. Bayang kalirista medyo napaaga kasi nang kuha. Numero 6, Victorious Colt. O'Neill P. Cortez yung re-renda. Last official run, meron tong 2 minutes and 7.4 seconds sa 2,000 meters sa isang special race doon sa Malbar. Noong May 8, 2022, kung saan ang nanalo naman po doon ay si Blackburn. Same rider pa rin po, O.P. Cortez pa rin po ang re-renda para po dito sa ating numero 6 na Victorious Colt. Baka nakita ko senaryo, malucha ni Kid Balolo yung mga nasa unahan. E tingin ko, pwedeng mapabor sa kanya kasi same trainer sila. Bayang karerista, napansin ko lang po ah. Sinasama kong third choice ito, pag magaling ang kalaban, magaling din. Doble pa sa Carmona. Numero 8, Golden Sunrise. JT Say ang re-renda this time. Ito, medyo maganda yung hinete. Last time nito, meron lamang 2.11.4 sa 2,000 meter. Dumating itong panglima sa isang special race noong May 8 doon sa Malbar. Doon sa Karera nila Robin Hood. From JB Guerra, this time JT Say ang re-renda. Susubukan para po dito sa ating numero 8 na si Golden Sunrise. Race number 6, penultimate race, bayang kalarista. First choice ko po ulit, numero 7, Magnificent Lady. Second choice, numero 6, Victorious Colt. At third choice, numero 8, Golden Sunrise. Good luck po. At nandito na tayo sa ating huling karera, race number 7. Paratingan to ng ating mga exotic bets sa paboritong talyan sa tumpil recommending base class 4, 22 to 27. At this time, full gate tayo, bayang kalarista. Dito, first choice ko, Speed Horse. Pinaganda pa yung hinete. Last time, FS Farlota. This time, JB Hernandez na. Birthright, numero 3. Last run nito, meron tong 130.6. Dumating tong Tarsera. Same rating base nung May 15. Doon sa Karera, nila Rancheros. From FS Farlota, binigay ang renda sa magaling magdala kay Aerocool, JB Hernandez. Second choice ko to, binalik din kay John Paul Villanueva. Mukhang pinadihado lamang sa hinete. Numero 11, Chef Cut. Last time naman, meron lamang itong 132.4. Dumating itong pang-8 doon sa Karera nila Ranchero. Same rating base po. From Jesse B. Guse, balik ang renda kay John Paul Villanueva. Ito, magandang dihado. Anytime, pwedeng kalabitin to si Chef Cut. Sinasama kong third choice ito. Always in the money rin. Nag-aabang lang din ang tamang tempo. Numero 2, El Mundo. R.O. New Jr. yung re-renda. Ito naman, meron itong 139.4 sa 1500 dito sa Carmona. Dumating itong pang-5.
Rating base 2833, bumaba po ito ng grupo dito nung May 5 doon sa Karera nila Fictional. Same rider pa rin po, RO New Junior pa rin para po dito sa ating numero 2 na si El Mundo. Last and final race po mga bayang Karera, so kung may napupusuan pa po kayong magandang dihado, idagdag na lamang tayo kasi para po hindi naman masayang yung ating mga scatter lalo na pag 6 points na tayo eh. Kung may pangdagdag kapital, kung wala naman po pili na lang po tayo kung ano yung napupusuan natin. First choice ko po ulit, numero 3, Speed Horse, Birthright. Second choice, numero 11, Chef Cat. At third choice, numero 2, El Mundo. Good luck. At yun nga po, mga bayang kalerista at ang ating mga kayokab, sana po'y matapat at makatulong po sa inyong pananaya. Ito ating konting silip at giya ngayong araw ng Sabado. Ito'y gabay lamang, pwede nyo pong sundin, pwede naman pong hindi, siyempre, bayang kalerista. Siyempre, always kong sinasabi sa inyo na mananaig pa rin yung sariling inyong korsonada at pagdating po sa tayaan, kayo pa din po yung masusunod. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat, mga bayang kalerista. Sunday racing natin is Santa Ana Park. Meron silang 8 races na magsisimula sa ganap na alas 3 ng hapon. Medyo nadagdagan na isang Karera. Dati, puro 7 races lang sila, mga bayang Karera. Tapos Tuesday, may Karera tayo. Metro Turf, carry over yung take-all. Sana makachamba tayo. May pangdagdag tayong puhulan pagdating ng next week sa carry over ng winner take-all. At yun lang po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pagtutok at pagsuporta palagi sa aking YouTube channel. Tawag dito, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat, mga bayang kalerista, lalo na sa mga masugid nating manonood na lating na mga suki na dito sa ating YouTube channel. At yun, bago ako matapos, syempre paraanin ko lang tong ating shoutout sa ating mga bayang kalerista. Greet ko lang po Sir Christopher Evangelista. Shoutout po sa inyo, maraming salamat sa pagbisita sa aking YouTube channel. Shoutout din po kay Sir Alberto Soliman at pinapagreet niya yung mga Bulabog Boys na sina Christopher, Gilbert at Rocky ng Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa pagsuporta at pagtutok palagi sa aking YouTube channel. Shoutout ko din po kay Sir Charles Kelvin, kay Sir Henry Patagi, kay Attorney Frank Binite. Shoutout din po kay Sir Ricardo Perlawan. Shoutout po sa inyo, maraming salamat sa pagbisita palagi. Kay Sir Ricky Rodelas and Sir Edward Suncel Rojas from Taiwan, shoutout po sa inyo. RJC Channel from Brunei, shoutout po. Maraming salamat po palagi sa pagbisita. Ito, kay, unahin ko na to. Sir Alfonso Yorado Jr., shoutout po. Benjamin Miguel, Roden Iboses, at kay Sir Darwin Bernadette Carpio, shoutout po sa inyo. Kay Sir Alvin De Leon, Kagawad Chong Hokson, Chuck Bintan, Jericho Namba, Bobby Salsos, Raven Herrera, Renato Casinto, Yolito Ireño Jr., Ricardo Galang, Edgardo Ramos, or former Jackie E.A. Ramos, shoutout po sa inyo. Shoutout ko din yung always na bumabati sa akin dyan sa Genres OTV, kay Sir Jasper Rojas, shoutout po sa inyo. At maraming salamat po sa pagsuporta palagi sa aking YouTube channel. Yun lang po, hanggang dito na lang po muli mga bayang karerista. Magkita na lang tayo ulit sa susunod kong upload na video. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, Master Lekym, na always nagsasabi na talagang ang karera tapatan lang, minsan suwerte, minsan malas. Pero pag pinagbigyan tayo ng nasa taas, huwag natin kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa, kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat mga bayang karerista. Sana magsitama po kayo at makatulong sa inyo ating mga sirip giya ngayong araw ng Sabado. At sa mga pupunta naman po ng OTV, ingat po tayo, medyo nag-uulan. Huwag pwedeng kalimutan magdala ng payong or jacket mga bayang karerista para iwas na din po tayo sa trangkaso at ubot sipon. God bless po sa inyo lahat. Muli po, maraming salamat mga bayang karerista, lalo na po sa mga solid nating mga kayokab.